mo ang iyong bugtong na anak para sa akin upang maranasan ko ang langit sa lupa. Marami pong salamat, Jesus. Binigay mo ang iyong buong buhay para ako ay muling makalapit at makaniig ng aking Ama na nasa langit. Salamat sa presensya mo sa oras na ito, Banal na Espiritu. Kami po ay sumasamba sa iyo mula sa kaibuturan ng aming puso. Hindi namin maunawaan na ang katulad namin ay kinasasabikan mo, O Diyos. Kami ay nakakalapit sa iyo ng malaya. Kami ay minahal mo ng lubusan. Napakahalaga ang buhay namin sa iyo, O Diyos. Hinihingi namin ang biyaya mo na mapahalagahan namin ang aming buhay. Hindi man kami pinahalagahan ng ibang tao, kahit ng aming mga sariling magulang. Panginoon, Ikaw ang aming Ama na nasa langit, na may kakayahan na magpadama sa amin ng sakdal mong pag-ibig sa bawat isa. Salamat po kahit sa oras na ito, marami kaming sablay. Ngunit sa iyong mga mata, O Diyos, kami ay karapat-dapat dumulog sa iyo sapagkat nilinis kami ng dugo ng iyong anak sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa pribilehyo na manalangin. Salamat sa pribilehyo na sumamba at magpuri sa iyo. Tunay nga, wala kang katulad. Salamat sa presensya mo. Inaasahan namin ang malayang pagkilos mo ngayon kahit hanggang mamayang gabi, Panginoon. Yakapin mo ang bawat isa at ipadama mo ang sakdal na pag-ibig na yan sa bawat isa sa amin. Ano mang bagay ang aming inaasahan sa pagpunta namin sa lugar na ito, paniniwalaan namin na dahil sa dakila mong habag at pag-ibig, ibibigay mo ang bawat kahilingan ng aming puso. Kahit mga bagay sa aming puso na nahihiya kaming bigkasin kasi parang hindi imposible, kasi parang hindi posible. Ngunit sa iyo, O Diyos, lahat ng bagay ay posible. Maraming salamat sa hapong ito. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Ama. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus at lahat ay magsabi ng Amen! Iwagayway nga natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Dali, abutin natin, Lord! Hallelujah! Ito ang bandila ng iyong katagumpayan sa aking buhay, ang aking mga kamay na nagpupuri at sumasamba sa iyo. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa sampo. Magandang hapon! Ayon, gising na kayo. Meron po ba tayong mga panauhin sa araw na ito? Meron po? Meron po ba? Taas po ang kamay. Ha? Wala tayong panauhin. Sa susunod na linggo, marami tayong panauhin. Amen! Handa na ba kayo sa salita ng Diyos? Sino dito ang nakapag-attend ng prayer meeting mula nung Martes? Mula Martes, nandito kayo nung Martes. Kokonte, Miyerkules. Nako, Huwebes. Dumadami. Biyernes. Sabado. Ah, ngayon. Hallelujah. Alam niyo po, nagpasimula tayo ng 7 days na prayer and fasting at napakarami na pong answered prayer. Kung kailangan niyo ng himala sa inyong buhay, na-miss ninyo yung 5 araw. Pero may pagkakataon pa kayong humabol. Sapagkat ang ating Diyos ay timeless. Sabihin mo, timeless. Ang isang araw sa Kanya ay 1,000 taon sa atin. Amen? So pwede pa kayong humabol. Ay, sorry po. Okay, sa hapong ito, gusto ko lang na i-share sa inyo yung sa palagay ko ay pinakakailangan natin. Doon po sa prayer meeting na ginawa, meron pong isang araw doon na napaka-powerful ang move ng Holy Spirit.
sapagkat ipinanalangin namin ang mga pamilya. Sino dito ang walang pamilya? Oh, di ba? Lahat tayo may pamilya. Hindi po ba? Lahat tayo ay may pamilya. So lahat tayo ay kailangang manalangin. Amen. At sa oras na ito, nais ko pong tayo mamaya ay manalangin. Gusto kong maranasan ninyo ang gusto kong matikman ninyo. Amen. Matikman ninyo ang kapangyarihan ng Panginoon sa panalangin. Para nang sa ganon, lagi ninyong pananabikan ang pananalangin. Na sa tuwing tayo ay nagtatawag ng panalangin. Alam nyo ba na ang Panginoon nananabik na tayo ay manalangin? Hindi kayo kumbinsido. Nananabik siya na tayo ay manalangin. Amen? Sapagkat nais niya, natugunin niya ang ating mga panalangin. Sa hapong ito, pinangalanan ko po, hindi ko alam kung paano ko i-title ito, panalangin ng protection para sa ating mga pamilya. Amen? Gusto ba ninyo yon? Okay. Lahat tayo, nabubuhay tayo sa mundo na napakadelikado. Minsan, dahil sa pagkakamali ng iba, nasasabit ka, nagiging biktima ka. Hindi po ba? Hindi po ba? Ayaw nating maging biktima ng pagkakamali ng iba. Amen? Ayaw natin, dito sa kapaligiran natin, napakadaming ginagawa ang kaaway na kung hindi tayo maingat at hindi tayo kinocover, binabalutan ng proteksyon ng Panginoon, tayo po ay mawawasak. Hindi po natin kayang tapusin ang mga ipinaga... Na-imagine po ba ninyo kung mamaya may mangyari sa inyo at nawala kayo? Na-imagine ninyo kung ano mangyayari sa mga mahal nyo sa buhay, sa pamilya nyo? Ako po, natutunan ko na mabuhay one day at a time. Kahit anong oras ako kunin ng Panginoon, handa ako. Amen. Ngunit alam ko na hindi pa ako kukunin ng Panginoon kasi meron pa akong misyon. Amen? Katulad ng sabi ni Haring David, pag ako ay namatay, Lord, walang sasamba sa'yo. Amen? Pwede mo sa pagka ako ay namatay, Lord, walang mananalangin sa'yo. Pwede mo bang sabihin yon? Pwede mo bang sabihin? Okay, so, alam niyo po, kanina, inaawit natin yung, ngayon po ay first Sunday of the month, hindi po ba? Aalalahanin po bago po ako magsimula sa word, kasi baka mamaya tumagal ako, makalimutan kong may communion. Kasi minsan nakakalimutan ko na mangu-communion pala tayo. Gusto kong unahin natin yon ngayon. Worship team, ba't kayo bumaba? Hallelujah. So, ngayon pong araw, gusto kong magpasimula tayo na muli nating alalahanin yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Maaaring kayo, lalo na yung mga bago dito sa church, bakit ba tayo nagko-communion? Hindi po ba? Sabi sa Bible, di ba kayo ay, bakit tayo tinawag na mananampalataya? Kasi tinanggap natin ang Panginoong Jesus, hindi po ba? Di ba? Lahat ba tayo tumanggap sa Panginoong Jesus? Lahat tayo ay kabahagi ng kanyang katawan dahil tayo ay kanyang iglesia. Tama po. So tayo ay katawan ni Kristo. Tayo ay nag-aaral kung paano tayo magiging kawangis ng ating Panginoong Jesus. Amen. Sabi ng Panginoong Jesus, I am the bread of life. Amen. The eternal bread. Hindi katulad ng mana na kinain ng mga Israelita sa ilang. Ang Panginoong Jesus ang tinapay ng buhay. At ang tinapay, pagkakinain mo, niluya mo, nilunok mo, nagiging bahagi siya ng katawan mo. Si Jesus, pagkakinain mo, ay, cannibal ba ako? Hindi. Pagka ang kanyang salita ay patuloy natin na kinakain, nagiging bahagi yon ng ating espiritual na buhay. At kung the more na tinitake natin ang Word of God in our spirit man, the more na nagiging kawangis natin ang Panginoong Jesus. Ngayon, tanungin kita, kung ang Panginoong Jesus ay nananahan sa buhay mo, nandito siya sa buhay, sa katawan mo, ikaw ay templo ng banal na Espiritu, meron bang sakit na mananatili sa katawan mo?
Wala, di ba? Kaya natin inaalala ang pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo dahil nung ipako siya sa krus, ipinako lahat ng iyong sakit. Tama? Ipinako lahat ang iyong kasalanan. Kaya ayaw mo nang magkasala. Amen? Ipinako ang iyong kahirapan. Kaya ngayon, wala nang kakulangan sa buhay mo. Ngayon, kung nagkakaroon ka ng kakulangan sa buhay mo, ay dahil kukunti pa si Jesus naging bahagi ng buhay mo. Hindi pa siya nagiging ganap na bahagi ng buhay mo. Okay. Kung si Jesus ay tinatanggap mo, magkukulang ka ba sa karunungan? Magkukulang ka ba sa kalakasan? Mag-i-struggle ka ba para makatanggap ng himala? Hindi po ba? Yun po ang significance ng tayo ay nagko-communion. Sabi ng Panginoon, remember this. Alalahanin natin, kaya po tayo nagko-communion na ispaalala sa atin ng Panginoong Jesus na kung tayo ay nananatili kay Jesus at lumalago sa Kanya, nagiging kawangis natin siya. At kung ano ang nagagawa niya, nagagawa natin. This is your opportunity to increase in the person of the Lord Jesus Christ. Amen? Amen po! So, sa tuwing nagkukumunyon tayo, Panginoon, alam mo nung tayo ay nandun sa dati nating relihiyon, ang paniwala doon ay pagka nagkumunyon ka at ipinanalangin ng pare ang hostya, yun ay nagiging aktwal na laman ni Jesus. Hindi po yun pwede. Dahil ibig sabihin, namamatay, nabubuhay si Jesus, hindi yun pwede. Ang tinapay ay simbolo lamang. Pero nais ng Panginoon sa tuwing kakainin na yon, i-remind natin ang ating sarili na dahil si Jesus ay nasa atin at sa pagkukumunyon, lagi nating tinitake yung bread of life, we are increasing in the knowledge of Him and in getting His character and His nature. So, alam natin na pagka nagkukumunyon tayo at may sakit tayo, hindi po pwede itong sakit na to ay manatili sa buhay ko. Sa pangalan ni Jesus, na ipako ka na sa krus, kaya lumayas ka. Hindi pwedeng itong kahirapan na to sa buhay ko. Amen. Hindi pwedeng wala akong pabor sa buhay ko. Hindi pwedeng wala akong karunungan, kaya hindi ako makakuha ng trabaho. Amen. So, ngayong hapong ito, sa ating pagkukumunyon, kailangan kainin natin at inumin yung simbolo ng kanyang dugo ng may pananampalataya. Ano mang bagay ang pananampalatayanan mo ngayon, makakamit mo. According to your faith. Amen? So ano yung mga sabi natin sa prayer meeting, yung mga words na sinasabi natin? Kung ano man yung mga ginagawa ng Diablo sa ating buhay ngayong year 2015, tama na, Satanas. Sa 2016, wala ka ng buwang sa buhay ko. And even now, if you believe, lahat ng kawain ng Diablo sa buhay mo mata-terminate. Ngayon din, oras na ito. Amen? So, halika kayo mga ushers. Hallelujah. Thank you, Lord. Dali po, kumuha tayo ng mga element. Kaluwalhatian, kataas-taasan, ikaw ang Panginoon. Kamangha-mangha, kay ganda-ganda, ikaw ang Panginoon. Binigay mo ang lahat, Diyos, sinibig mo ang isang thank you.
ikaw ay pinako sa krus ng Kalbaryo. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Amen. Tuwing tayo po ay kumakain at umiinom, isipin natin na ito ay simbolo sa physical ng isang spiritual na reality. Amen. Amen po. Tapos sabi niya, ngunit sinasabi ko sa inyo, okay, ngunit hindi pa rin kayo sumasampalataya. Kausap niya ang mga Pariseo. Sabi niya, punta tayo sa verse 6:48. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, ngunit sila'y namatay. Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang ang sinumang kumain nito ay hindi na mamamatay. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito at ang tinapay ay ang aking katawan na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan. Amen? Sabi niya sa verse 54, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang daking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman ay sa kanya. Buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay at sa kanya. Amen. So brothers and sisters, ang communion ay isang banal. Hindi ito ritual, kundi ito ay reminder sa atin na sa tuwing tayo ay nagko-communion, lagi nating naaalala kung ano man ang mga bagay sa buhay natin na namamatay, kung may Jesus tayo, hindi yan pwedeng mamatay sapagkat tayo ay may buhay na walang hanggan. Ngayon, palusugin natin ang ating espiritu. Huwag tayong mag-diet. Yung iba sa atin, sakalang nakakabasa ng Biblia dito sa Easy Worship, pero sa bahay hindi nakakabasa. Meaning to say, hindi kayo kumakain ng laman ni Jesus. Ang salita ng Diyos ay laman ni Jesus. Amen? At kung yan ay nasa atin, wala tayong kulang sa ating buhay. Hindi tayo malnourished spiritually. Hindi lamang sa hindi tayo malnourished, kundi mararanasan natin ang kapangyarihan, ang pabor, ang kagalingan, ang karunungan ng ating Panginoong Jesus upang tayo ay magningning sa mundong ito. Amen po. So, sa hapong ito, kung ikaw ay may sakit, ang kinin mo ang kagalingan mo. Kung ikaw ay walang trabaho, ang kinin mo na magkakatrabaho ka. Kung ikaw ay may problema, ang kinin mo na may kalutasan ang problema mo. Kung ikaw ay may minimithi, ang kinin mo na makakamtan mo yon. Amen? Kung ikaw ay walang pera, ang kinin mo na mamaya, merong darating na pera. Amen? Hallelujah! So atin pong kainin ang tinapay at inumin ang juice na simbolo ng dugo ni Jesus.
Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, tinatanggap ko ng buong pananampalataya. Sabihin mo, tinatanggap ko ng buong pananampalataya ang katugunan ng aking panalangin sa oras na ito. Salamat po sa ginawa mo, Jesus, sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap ko ang lahat ng benepisyo nito sapagkat ako ay anak ng Ama na nasa langit dahil sa iyo, Jesus. Maraming maraming salamat po. Amen. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord. Pwede na po tayong makaupo. Kanina, sinasabi ko sa, alam niyo po ba na sa tuwing inaalala natin ang kamatayan ng ating Panginoong Jesus, pwede po ninyong gawin yan sa bahay. Pagka may mga struggles kayo sa buhay, katulad ko noon, sinabi ng doktor, hindi nagagaling yung aking peripheral vision dahil sa na-stroke ako. Sabi niya, hindi na daw gagaling. Hindi ko yun tinanggap. For 1 month, tuwing umaga nagko-communion ako, Panginoon, tapat ka sa iyong salita. Kinuha mo na ang aking sakit. Hindi pwedeng magtagumpay ang sakit sa katawan ko sapagkat ikaw na nandito ka sa lupa, never ka na nagkasakit. Amen? Nagkasakit ba si Jesus nung nasa lupa? Hindi. E tayo ang kanyang katawan dito sa lupa, bakit tayo magkakasakit? Amen? Kaya kailangan alalahanin natin yun lagi. Gumaling ako after 1 month. Amen? So walang imposible. Lahat ng bagay ay ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen? Ang protection natin, ang panalangin natin, kaya tinutugon ng Panginoon dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen? At yung pag-aaralan natin ngayon ay paano tayo mananalangin para magkaroon tayo ng legal, sabi mo legal, na protection sa ating sambahayan. Paano natin maaangkin ang mga bagay na para sa atin? Alam nyo, lahat ng bagay dito sa atin, legally, it belongs to us. Lahat ng kayamanan ng mundo, ang dapat nagmamay-ari niyan ay tayo. Sapagkat tayo ang tunay na mga anak ng Diyos. Naniniwala kayo? Amen. 2,000, more than 2,000 years ago. Amen. Sa korte ng langit, nagkaroon na ng deklarasyon na wala nang kapangyarihan si Satanas sa ating buhay. Amen. Kung tayo ay nasa Panginoong Jesus, wala nang kapangyarihan. First verse natin sa hapong ito. Ngayong hapon na to, alam ko maraming itong mga nakaraang araw na nagkakaroon tayo ng prayer meeting, sabi ng Panginoon, bawat isa dito sa iglesyang ito, kailangan ang kagalingan. Hindi lamang kagalingan sa sugatang puso, kagalingan sa bulsa, kagalingan sa relasyon, kagalingan ng mag-asawa, kagalingan sa relasyon ng mga anak. Bawat isa sa atin nangangailangan ng kagalingan. Kagalingan sa maling kaisipan, kagalingan sa mga pagka-addict. Pagka-addict sa COC, pagka-addict sa alak, pagka-addict sa anong bagay. Amen! Okay, ngayon hindi lamang tayo magkakaroon ng kagalingan, kundi meron pa tayong protection. Amen? Sabi mo, protection. Lahat sa mga gawain na ginagawa ng Diablo sa buhay natin ngayon, meron tayong protection dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus. Sabi po sa John 16:11, sapagkat ang prinsipe ng sanglibutang ito ay hinatulan na. Amen? Si Satanas ay hinatulan na. Wala na siyang kapangyarihan sa buhay natin. Amen? Diniklara ng langit ganap at kumpleto ang ginawang trabaho ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Wala nang space para kay Satanas sa buhay ng lahat ng tao na nananampalataya kay Jesus. Colossians 2:13. Sige, tingnan natin. So, kung nagyayabang ang Diablo sa buhay mo, siya ay nagsisinungaling sa'yo. Amen? Na pagkasinabi niya, akin ang asawa mo, akin ang anak mo, alipin ko yan. Hindi, wala siyang karapatan. Wala siyang karapatan sa'yo, wala siyang karapatan sa sambahayan mo. Amen?
sa Colossians 2:13-15, at kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan. Diba, bago tayo nakakilala sa Panginoong Jesus, patay ang ating espiritu. Hindi tayo makaunawa ng Biblia, hindi tayo, wala tayong connection sa spirit realm. Amen? Yung mga bagay tungkol sa Panginoon ay kalokohan yon sa atin dati dahil patay ang ating espiritu. Dahil nung nagkasala, si Adan at saka si Eva, namatay ang kanilang espiritu, meaning to say, nahiwalay. Dati, patay ang ating espiritu, di ba? Dahil sa kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman. Kasi sa kanila noon, pagka nagpa-circumcise sila, alam niyo yung pagtutuli ng laman, di ba? Ngayon, tayo ay hindi na tinutuli sa laman, maliban sa mga lalaki. Tayo ay tinutuli sa puso, circumcision of the heart. Ano ang inaalis doon? Yung kasalanan. Amen? Sabi niya, ang kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kanyang binuhay kayong kasama niya. Sino ang niya? Sino ang niya? Si Jesus! Nung siya ay napako sa krus, inilibing siya pagkatapos nabuhay na muli. Nung nabuhay na muli si Jesus, kasama ka. Dahil nanampalataya ka kay Jesus. Dahil ang buhay mo, ang buhay niya ang naging buhay mo. Nang ipinatawad niya sa inyo ang lahat ng mga kasalanan. So, yung dugo ni Jesus na labos sa krus ng Kalbaryo, yan ang naghugas ng lahat ng kasalanan mo. Amen? Kaya hindi ka na ngayon makasalanan. Ang tawag sa iyo ngayon ay santo. Santo, Santa Meng, Santo Bebe, yan. Sabi mo sa pangalan mo, Santa Ses. Santo Roger, amen. Okay, next verse. Na pinawi ang sulat kamay na laban sa atin na nasa mga tuntuning salungat sa atin. Ano yung mga tuntunin? Yung Law of Moses na 623. Wala nang kapangyarihan yon sa atin. Oh, don't get me wrong, ha? Di ibig sabihin, hindi natin susundin yung kautusan ng Diyos. Hindi. Hindi natin kailanman magsusunod lahat ang kautusan. Kasi ang kautusan, pagka nasunod mo yung number 1 to 9, at hindi mo nasunod yung 10, hindi mo nasunod ang lahat. Kaya walang tao na pwedeng sumunod ng kautusan maliban kay Jesus. Kaya kung ikaw ay na kay Jesus, sa harapan ng Diyos, nasunod mo ang kautusan. Di ba ang sarap ng ginawa ni Jesus? Ayan. At ito'y kanyang inalis at ipinako sa krus. Kaya ang katwiran natin, hindi sa ating gawa, kundi sa ginawa ni Jesus. Amen. Tayo ay nakatago sa kanyang ginawa. Ang ganda, di ba? Next. Inalisan niya ng sandata ang mga pinuno at ang mga may kapangyarihan at sila'y ginawa niyang hayag sa madla na nagtatagumpay sa kanila sa pamamagitan nito. Anong ginawa ni Jesus? Nung siya ay namatay, sa tatlong araw na nandun siya sa ilalim, nagpunta siya doon sa Hades. Anong ginawa niya sa Hades? Inannounce niya sa mga diablo na siya ang nagtagumpay. Inilampaso niya sila at inalisan niya sila ng sandata. Kaya ang diablo wala nang kapangyarihan sa buhay mo. Pero bakit ikaw ay nagkakasala pa rin? Bakit ikaw ay naghihirap? Bakit ikaw ay sapagkat meron kang desisyon? Ang iyong pinili mo yan na identify ka sa diablo kaysa makikampo kay Satanas kaysa makikampo ka kay God. Kahit naman born again ka, nilinis ka na ng banal na dugo ni Jesus, kung gusto mo rin magtampisaw dun sa kasalanan, pipilitin ka ba ng Panginoon na lumapit sa kanya? Hindi, sapagkat binigyan kanya ng pagpipili. Ngayon, kung ikaw ay nahihirapan dahil yan sa mga maling desisyon mo, hindi dahil yon sa niloob yon ng Diyos. O, hindi kayo kumikibo. Amen? Kasi you reap what you sow. Kahit na ikaw ay Kristiyano,
Kung ikaw ay hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon, kung ano ang sinunod mo, yun pa rin ang aanihin mo. Hindi po ba, nagtanim ka ng galit, aani ka ng galit. Amen. Nagtanim ka ng hindi pagpapatawad, aani ka ng hindi pagpapatawad kahit pinatawad ka ni Jesus. Magtanim ka ng pag-ibig, aani ka ng pag-ibig. Magtanim ka ng pera, aani ka ng pera. Magtanim ka ng mabubuting bagay, aanihin mo yon. Ang diferensya dito, kung ikaw ay makasalanan, siksik, liglig, umaapaw. Kung ikaw ay makasalanan, wala ka sa Panginoong Jesus, wala kang kakayanang gumawa ng mabuti. Kung ikaw ay na kay Jesus, may kakayanan ka ng gumawa ng mabuti dahil sa kakayanan ni Kristo. Amen. Okay, saan tayo papunta? Ang ating lesson ay papunta doon sa legal protection. Kailangan natin na masiguro sa ating puso ang basihan ng ating pananalangin ng protection para sa ating mga mahal sa buhay at para sa ating sarili ay doon sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. So pwede tayong humingi sa Kanya. Dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus, meron tayong access. Sabihin mo access. Ano ba ang access? Meron tayong daan. O, meron tayong karapatan. Access. Meron tayong karapatan na dumulog sa trono ng biyaya. Amen? Ano ang nagbigay sa atin ng karapatan? Ang dugo ni Jesus. Ang dugo ni Jesus na inilinis sa atin, yun ang nagbigay sa atin ng access para dumulog sa trono ng biyaya. Kaya tayo ay malaya, di ba sabi sa Hebrews, come boldly, Hebrews 14:6. Sige nga, mag-side trip ka nga. Ang pananalangin, kapatid, ang basihan nito ay yung ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo at tinanggap natin, puro lahat yun biyaya. Kahit gaano pa kasama ang buhay mo, kahit nakatulad pa ni Hitler na marami kang pinatay, ngunit sa isang sandali ng buhay mo, isinuko mo ang buhay mo sa Panginoong Jesus at humingi ka ng kapatawaran, lilinisin ka niya ng kasinlinis ng yellow snow. Amen? Ganyan ang kapangyarihan ng dugo ni Jesus. Na yung dugo na yan ang nakabalot sa'yo ngayon. Amen? E paano ka? Bakit? May nangyayari pa na masama sa buhay mo sapagkat binibigyan mo ng puwang ang kaaway. Amen? Nakukuha mo ba yun, Jel? Come boldly before the throne of grace. Hebrews 14:6, di ba? Sige. 14:6. Mabagal na easy worship natin. Siguro kailangan nating bumili ng bagong computer. Wala ba? O 4:16? Okay, sige. Tingnan natin. 4:16. Kung walang 14:6, di 4:16. O, kitam? Sabi ko na nga ba. Basahin natin. Let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Sa Amplified Bible nga, sabi po niya, kayo ba may pangangailangan? Anong ginagawa niyo kung may pangangailangan kayo? Nangangailangan kayo ng pera, saan kayo pumupunta? Sa Bombay. Di ba? Sabi dito, let us then fearlessly and confidently, buong kumpiyansa, and boldly draw near to the throne of grace. Amen? The throne of God's unmerited favor to us sinners, that we may receive mercy for our failures and find grace to help in good time for every need. Appropriate help and well-timed help coming just when we need it. Wow! Diba? Kahit anong oras, gaano man katindi ang pangangailangan mo, kaagad-agad ibibigay yan ng Diyos sa'yo kung
ikaw ay magpapakumbaba. Amen? Alam nyo, ang topic natin ngayon ay pananalangin. Masyado lang akong nabibless sa mga prayer natin na gusto ko itong i-share sa inyo. Amen? Mula sa araw na ito, gusto ko na ang panalangin natin ay makapangyarihan. Ang panalangin natin ay laging natutugon. Amen? Sapagkat, alam nyo po, pwede namang tawagin ng Diyos ang kanyang trono na the throne of might or the throne of power, ang trono ng kapangyarihan, ang trono ng kamangha-mangha. Pwede naman niyang sabihin yun eh. Pero pinangalanan niya ang kanyang trono na trono ng habag. Amen? Kasi wala namang kahit sino sa atin na qualified na dumating doon sa trono. Maliban na tayo ay tinanggap natin si Jesus. Kasi sa tuwing lalapit tayo doon, ang nakikita ng Diyos ay ang kanyang anak, hindi tayo. At sa tuwing nakikita ni God ang kanyang anak dito sa lupa, sobra siyang nalulugod. Kaya kailangan natin maging Christ-like. Amen po? Okay. So, ang basis natin ng paglapit sa Panginoon ay hindi dahil sa tayo ay karapat-dapat, kundi dahil si Jesus ay karapat-dapat at tayo ay nakatago sa Kanya. Amen po? Okay. So, tingnan natin sa yan po ang sa ating pananalangin. Alam ko na marami sa atin, ewan ko sa inyo, pero kailangan natin manalangin. Lalo na sa mga panahong ito. Amen? Bago kayo lumapit sa Bumbay, bago kayo lumapit kung kani-kanino, lumapit ka muna sa trono ng biyaya. Sapagkat hindi ka pahihindian ng Diyos. Eh bakit naman, Pastora, yung mga prayer request ko, hindi naman niya sinutugon. May pananampalataya ka ba? Okay, sige, pumunta tayo dyan. Okay, Luke 18, verse 1 to 8. Dito po ang ating pag-aaralan. So, dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus, ang panalangin natin lagi ay tiyak ang katugunan. Sabi mo, tiyak. Kung nalalaman mo na tiyak na tutugunin ng Diyos ang panalangin mo, mananalangin ka ba ng once a week lang? Hindi. Alam mong tiyak eh. Ako nga, ang dami ko pang hinihingi kay God. Kayo, marami pa kayong hinihingi. Ask and it shall be given to you. Diba? Knock and the door will be opened to you. Diba? Okay, so tingnan po natin ito. Luke 18:1-8. At isinalaysay ni Jesus sa kanila. Sige, pasahin natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go! At isinalaysay ni Jesus sa kanila ang isang talinghaga kung paanong sila'y dapat laging mananalangin at huwag manlupaypay. Stop! Sabi ng Panginoon, dapat, ano sabi niya? Dapat lagi nananalangin upang huwag manlupaypay. O sige, kung ikaw ay nanlulupaypay, kung ikaw ay nawawalan ng pag-asa, yun ay dahilan sa hindi ka nananalangin. Tama. Ayan o. Mabuti pa, mamatay na lang ako. Wala na akong pag-asa. Kasi hindi ka nananalangin. Kaya sabi ni ng Panginoon, dapat lagi nananalangin. O, ituloy natin. Next. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Okay? Lilahanin mo, ang Diyos ay hukom. Amen? At kung ikaw ay nalalangin, dumudulog ka sa trono ng hukom na mapuspos ng biyaya. Itong babaeng ito, dumulog siya sa hukom na walang takot sa Diyos. Amen? At walang iginagalang, walang sinisino. Corrupt. Amen? Next. At sa lungsod na iyon ay may isang babaeng balo na laging pumupunta sa kanya na nagsasabi, bigyan mo ako ng katarungan laban sa aking kaaway. Okay. Ilang beses lumalapit ang babae? Lagi. Lagi. Alam niyo po, sa panahon ng mga Panginoong Jesus, ang mga babae walang boses. Lalo na kung ikaw ay balo.
Kasi dapat, para makalapit ka sa hukom, ang lalapit lang dapat sa hukom ay lalaki. Ito, balo. Hindi siya talaga pakikinggan. Amen? Lalo pa, wala pa siyang asawa to stand by her. Wala. Okay, isa pang problema, itong babaeng ito ay mahirap. Noong panahon na yon, kailangan mong maglagay. Parang walang kaibahan sa panahon natin. No? Wala siyang pambayad sa hukom. So bakit kung ikaw ay kliyente na walang pambayad, siguro pang number 500 ka, hindi po ba? Hindi po ba? Oh, tingnan ninyo ha. Sasabi niya, itong babaeng ito, wala siyang credentials. Number one, hindi kinikilala ang babae. Number two, walang boses ang babae. Number three, walang pera yung babae. Doon sa panahon ng Panginoong Jesus, hindi nga ibinibilang ang babae, hindi kasama sa census. Praise the Lord, dumating si Jesus, binigyan niya ng halaga, kaming mga babae. Kami namang mga babae, sumobra. Amen. Okay. So, bigyan mo ako ng katarungan sa aking mga kaaway. Di ba pagka nananalangin tayo, minsan humihingi tayo ng katarungan dahil sa ginagawa ng Diablo sa buhay natin? Tama po. Okay. And then, next, nasaan na tayo? May ilang panahon na siya'y tumatanggi. Subalit pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, bagaman ako'y hindi natatakot sa Diyos at hindi gumagalang sa tao, subalit dahil ginagambala ako ng balong ito, bibigyan ko siya ng katarungan. Amen? Kung hindi, ay magsasawa ako sa kanyang patuloy na pagpunta dito. Amen? Meron pa ba? Next. At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinasabi ng masamang hukom. At hindi ba bibigyan ng Diyos ng katarungan ang kanyang mga pinili na sumisigaw sa kanya araw at gabi? Kanya bang matitiis sila? Matitiis ba kayo ng Diyos? Kung kayo ay anak niya, araw gabi kayo nananalangin? Ang problema, hindi kayo nananalangin. Amen? Sige. Amen! Sinasabi ko sa inyo, mabilis niyang bibigyan sila ng katarungan. Gayon may pagparito ng anak ng tao, makakatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Oh, ba't naiba ang tono? Alam niyo, sa Panginoong Jesus, ang ibig sabihin ng pananampalataya ay pananalangin araw at gabi. Bakit? Hindi ka naman mananalangin sa Diyos kung hindi ka nananampalataya, natatanggapin mo ang hinihingi mo. Kayo ba pagka nananalangin, ba't pa kayo nananalangin kung hindi naman kayo nananampalataya na ibibigay pala yun ng Diyos? Diba? Ngayon, kung nananampalataya kayo, tatantanan ba ninyo ang Diyos sa inyong pananalangin? Amen? Alam nyo, kung kayo ay naniniwala sa panalangin, December 1 pa lang, wala na kayong pagliban sa pagpunta dito, alas 7 hanggang alas 9 ng gabi. Amen? Pero ngayong hapon na ito, gusto ko po kayong i-encourage na sa Diyos, walang imposible. Sobra tayong mahal ng Panginoon. Ibinigay na niya ang the best sa atin. Sino ang the best? Si Jesus. Si Jesus ay darling ng kalangitan. Darling of heaven. Darling siya ng Diyos. Darling siya ng mga anghel. Ngunit, para tayo ay mapalapit sa Diyos, ibinigay niya ang the best. Sa tanungin ko kayo, meron pa bang hindi ibibigay ang Diyos? Wala, di ba? Pero bakit? Kahit minsan taimtim ang ating mga panalangin, hindi natin nakakamtan ang tugon. Ha? Alam ba ninyo kay bakit? Alam niyo kung bakit? Itong quest na ito, para lang alam niyo kaya niya tinugon yung panalangin. Ayaw na lang niyang maabala kasi makulit eh. Persistent siya sa pagpunta doon. Amen. Alam niyo kung ano ang attitude ng babaeng ito, desperado. Amen? Desperado ba kayo sa inyong hinihingi sa Diyos? Dahil siya ay desperado, kahit araw-araw
gagawin niya yung hukom. Gagawin niya. Alam niyo, ang pagiging desperado ang magbabago ng maraming bagay sa buhay ninyo. Hindi pa ba kayo nagsasawa sa kahirapan? Pero kung tayo ay humingi as if na-use na tayo sa kahirapan, accustomed na tayo doon. Amen? Pero sabi ng Diyos, kung ikaw ay desperado, katulad ng babaeng ito, magkakaroon ng pagbabago ang buhay mo. Sapagkat ang pagiging desperado, alam niyo ang taong desperado, ito ay isang klase, parang martilyo ito. Parang martilyo ang desperation para mawasak lahat ng mga stronghold sa buhay mo. Pagka ikaw ay desperado, kahit sabihin pa ng mga tao, ay, hindi ka pakikinggan ng judge na yan kasi wala pa akong nakitang balo na in-entertain ng judge. Pero dahil itong babaeng ito ay desperado, nag-breakout siya mula sa kanyang takot, mula sa tradisyon, mula sa sinasabi ng tao, at siya ay sumigi para kulitin ang hukom. Eh, hindi naman katulad ng hukom na ito ang nilalapitan mong Diyos. Amen? Nakakaiba ang karakter ng hukom na ito. Hindi naniniwala sa Diyos. Di ba? Masama. Hindi po ba? Hindi gumagalang ng tao. Eh, ang nilalapitan mo na Diyos ay Diyos na makapangyarihan. Walang imposible. Diyos na naglikha sa iyo. Diyos na nagmamahal sa iyo. Diyos na nagmamalasakit sa iyo. Amen? Pero, balik tayo, bakit ina-allow ng Diyos ang mga delay sa mga hinihingi mo? Maybe because you are not desperate enough. Or, hindi ka handa. Hindi ka handa. Amen? Or, merong hinihubog ang Panginoon sa puso mo. Sa pananalangin, minsan, ang Panginoon hindi mahalaga sa Kanya dahil yung mga bagay na hinihingi nyo, in an instant, pwede niyang ibigay yan sa'yo. Pero kaya mo ba? Kaya mo ba? Parang yung ikwento ko noon ng naghihingi ng 1,000,000 kay God. Amen? Panginoon, ano ba ang 1,000,000 sa'yo? Ah, ang 1,000,000 sa akin ay 1 sentimo lang. Eh, ano po ang 1 araw sa'yo? Ang 1 araw sa akin ay 1,000,000 taon. Lord, pahingi naman ng 1 sentimo. Ang 1 araw niya, 1,000 kay God, sa mga tao. Ang one day kay God, 1,000 sa tao. Tapos sabi niya, eh God, pahingi naman po ng 1 sentimo. Oo, sa 1 araw. 1,000 taon na hihintayin mo. Alam niyo po, ang mga delay, may purposes ang Panginoon dyan. Ngunit sa lugar ng panalangin, malalaman mo rin. Sasabihin din ng Panginoon sa iyo, bakit hindi niya ibinibigay yung hinihingi. Kasi baka yun ang maging Diyos mo. Amen po. Amen. So, marami sa atin nananalangin ng maraming bagay. Marami sa atin nananalangin magkaroon ng trabaho. Magkaroon ng masigit na magandang trabaho. Nananalangin tayo na gumanda ang relasyon natin. Nananalangin tayo bumalik yung asawa natin. Nananalangin tayo makalaya ang ating anak sa mga bisyo. Nananalangin tayo, magkaroon tayo ng mabait na asawa, maka-Diyos na asawa. Nananalangin natin, mapuo ang ating pamilya. Hindi po ba? Ngayon, kung tayo ay desperate na dumulong sa Panginoon, ang Panginoon ay ibibigay niya ng mabilis. Amen? He will quickly answer your prayer. Amen? Amen. Sa hapong ito, doon sa mga sinabi ko sa inyo, meron ba doon na nais manalangin ngayon sa Panginoon para tugunin ang pangangailangan ng pamilya? Meron ba? Meron po ba? Ay, wala. Wala talaga. Hindi talaga nananampalataya. Hallelujah! Gusto mong pagpalain ng Panginoon? Sige, sa oras na ito, tayo ay mananalangin para sa ating pamilya. At sa ating pananalangin, hihingin natin sa Panginoon, tayo ay, we will cry out to God. In desperation sa mga bagay na kailangan ng ating pamilya. Amen! Amen! So, una, tignan po natin sa next verse nga tayo.
pamilya dito na patay. Amen? Alam mo yung patay? Walang asenso. Paikot-ikot ang buhay. Walang kagana-gana. Walang buhay sa sambahayan. Amen? Ang nais ng Panginoon, ang ating mga pamilya ay ma-revive. Kung ikaw ay pamilyang Kristiyano, nais ng Panginoon na makita ng buhay ng Diyos, ng buhay na Diyos, ang buhay niya sa iyong sambahayan. Amen? Sabi po sa Bible, hindi ba kami ay muling bubuhayin mo upang ang iyong bayan ay magalak sa iyo? Amen. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Amen. Tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Amen? Nais ko na mag-break loose kayo. Nais ko na huwag kayong manatili dyan sa upuan ninyo. Amen? Sa hapong ito, dudulog tayo sa Panginoon. Ipapanalangin natin ang ating pamilya. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Sa mga taong desperado ngayon, alam ko may mga tao na desperado ngayon. Huwag tayong gusto natin sa year 2016. Amen? Ang mga pamilya natin, magkakaiba ang mga mukha, hindi po ba? Yung iba sa atin, ikinahihiya natin ang pamilya natin. Amen? Sino sa inyo ang minsan nakaranas ng ganon? Yung iba sa inyo, may tatak ang pamilya nyo. Di ba? Di ba? Yung pamilya na yan, pamilya ng manduruga. May label kayo, may tatak ang pamilya ninyo. Di ba? Ah, yung pamilya na yan, puro namatay sa cancer yan. Amen? Ano ang tatak ng pamilya mo? Amen? Ang pamilya na yan, palipat-lipat yan ng lugar. Kasi kahit saan sila pumunta na lugar, hindi sila makabayad ng upa. Tapos lahat ng mga kapitbahay nila, inuutangan nila. Pagka lahat na ng mga kapitbahay nila, inuutangan nila, lilipat uli sila ng tirahan. Amen? May mga pamilyang gano'n. Yung mga pamilya na yan, lahat ng mga anak na kulong. Amen. Yung pamilya na yan, maraming skeleton yan. Akala mo, ang ganda sa labas, pero sa loob. Amen. Alam po ba ninyo yun? Sa hapong ito, ang panalangin natin na ito ay para may kumilos ang Diyos sa buhay mo. Bakit ko ito ginagawa? Nais ko kayo na encourage. So, dalawang nalalabing araw ng panalangin. Kung ano man sa akala ninyo, napakahalaga ng ginagawa ninyo, sasabihin ko sa inyo, walang mas mahalaga kundi makatagpo ninyo ang Panginoong Diyos. Sapagkat, ang prayer and fasting na ito para i-prepare tayo sa year 2016. Ayaw natin na mangyari yung mga hindi magagandang bagay sa 2016. Ayaw natin yung pamilya natin, kung ano ang kalagayan ng pamilya natin, ay ganun pa rin sila sa susunod na taon. Amen! Ngayon pa lamang sa panalangin, wawasakin na natin lahat ng ginagawa ng Diablo sa mga pamilya ng lahat ng taga-Rema! Amen! At lahat tayo ay marirevive, bubuhayin muli ng ating Panginoon. Amen? Isipin mo ngayon ang pamilya mo. Mahal mo ba ang pamilya mo? Alam mo ba na mas mahal ng Diyos ang pamilya mo kaysa sa'yo? Ngunit, ikaw ay nakakilala sa Panginoon. Ikaw ang point, contact point ng Panginoon. Ikaw ang inaasahan ng Panginoon na magdideklara ng kanyang salita. Ikaw ang inaasahan ng Panginoon na mananalangin para sa kanila upang ang Panginoong Diyos at ang kanyang Espiritu ay makapasok sa pamilya mo. Kaya nga sinabi po sa Bible, Acts 16:31, kung merong isang tao na born again sa isang sambahayan, lahat ng sambahayan na yan ay makikilala. Bakit? Sa iisang tao na yon, siya ang magdadala ng kapangyarihan at presensya ng Diyos sa sambahayan na yan. At ngayong hapon na ito, ang panalangin mo, nagagawin mo ng buong puso at may desperasyon, tutugunin ng Panginoon.
para sa pamilya mo. Brothers and sisters, hindi kayo mananatiling beneficiary ng sagip eskwela. Kung kayo ngayon ang sinasagip, sa susunod na taon, kayo ang magsasagip. Amen? Okay, so, itaas natin ang ating kamay at mananalangin tayo sa Panginoon. Sabi po dito, hindi ba kami ay muling, Jen, hindi ba kami ay muling bubuhayin mo upang itong bayan ay magalak sa iyo? Sabi mo, Panginoon, buhayin mong muli ang aking pamilya. Lahat ng mga patay sa aking pamilya ay buhayin mo. Lahat ng patay sa espiritu, come on, sigaw mo, lahat ng patay sa espiritu na kapamilya ko ay bubuhayin mo. Sila ay mababorn again. Ang aming mga plano na namatay, bubuhayin mo. Ang aming negosyo, ang aming hanap buhay. Sa pangalan ni Jesus, ang aming mga pangarap, ang aming mga plano, isigaw mo, kapatid. Hallelujah! Panginoon, sabi mo, buhayin mo. Hallelujah! Thank you, Lord! Salamat po sa iyo, O God. Paniniwalaan namin sa lugar ng panalangin na ito ay tinugon mo. Manatili po kayong nakatayo. Sabi po sa Hosea 6:2-3, pagkatapos ng dalawang araw, ay muli niya tayong bubuhayin. Sa ikatlong araw, ay ibabangon niya tayo upang tayo'y mabuhay sa harap niya. Sabi mo, Panginoon, ang binuhay mo sa aking pamilya ay ibabangon mo. Hallelujah! Ibabangon mo muli ang aking hanap buhay. Ibabangon mo ang aming kabuhayan. Ibabangon mo ang aming pangalan. Come on, say it! Iba, ano yung mga kailangan? Ikaw lang ang higit na nakakaalam. Kung ano ang kailangan, ibangon ng Panginoon. Ibabangon mo ang may sakit. Come on, say it! Hallelujah! Hallelujah! Walang nagsasalita sa inyo. Come on! Be desperate. Hallelujah! Ibangon mo ang aming pamilya, O God! Hallelujah! Thank you, Lord! Lahat ng mga nabuhay ay ibabangon mo. Sa iyong kalawang araw, inuhay mo. Sa ikatlong araw, ibabangon mo. Ito ay magpuprog. At ang mga ibinangon mo, Panginoon, ay lalakad. Magpuprogreso, Panginoon. Aabante. Sabi mo, aabante kami. Aabante ako. Aabante ang aking sambahayan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sabi po dun sa Mark 3:25-27. At kung ang isang bahay naman ay nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili, hindi ba makakatayo ang bahay na yon? Marami dito mga pamilya wasak-wasak. Amen. Kung kayo yon, sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, pag-isahin mo ang aking pamilya. Pabalikin mo ang nawawala kong tatay. Pabalikin mo ang nawawala kong anak. Hallelujah. Sige, sakusapin mo ang Panginoon. Hallelujah. Itayo mong muli ang aming sambahayan. Kupkupin mong muli ang aming sambahayan. Sa pangalan ni Jesus, pagtibayin mo ang pagkakaisa ng sambahayan. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw ang higit. Ano mang bagay ang nagiging dahilan ng pagkabahabahagi sa oras na ito. Binawasak namin. Hindi ka namin binibigyan ng karapatan sa aming mga sambahayan. Hallelujah. Hallelujah. Kupkupin mo, Panginoon, ang bawat sambahayan. Ingatan mo ang bawat sambahayan, O God. Lord, baguhin mo ang tatak ng aming sambahayan. Hallelujah! Baguhin mo ang mukha ng aming sambahayan. Hindi na kami muling tatawagin pa na mahirap na sambahayan. Hindi na kami muling pang tatawagin na wasak na sambahayan. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus, salamat po, banal na Espiritu, for uniting our families, O God. For the glory of your name. Hallelujah! Amen!
Amen! Palapakan natin ang Panginoon. Psalm 11:3. Kung ang mga saligan ay masira, ang matuwid ba ay may magagawa? Kahit ikaw ay matuwid, isa ka na born again sa pamilya mo. Pero kung tinignan mo ang pamilya mo, ang saligan ng pamilya ninyo hindi si Kristo. Relihiyon lang. Hindi matatag ang pamilya. Amen? Kung ang pundasyon ng pamilya ay hindi katotohanan, kung ang pundasyon ng pamilya ay hindi si Kristo, mabuhay yun. Amen? Tawagin mo ang Panginoon. Panginoon! Baguhin mo ang pundasyon ng aming pamilya. Panginoong Jesus, inaanyayaan ka namin. Ikaw ang pundasyon namin. Ang katotohanan mo ang pundasyon namin. Ang pag-ibig mo ang pundasyon namin. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kayo ba'y nagtitiwala? Alam niyo yan, panalangin ko sa aming pamilya, masyadong relihiyoso, pero mali ang pundasyon. Amen? Relihiyon ang pundasyon, hindi relasyon kay Jesus. Amen? So sabi mo, Panginoon, baguhin mo ang pundasyon para sa mga susunod na generasyon. Amen? Okay, next. Yung iba, alam niyo po, sinasayang ninyo yung pagkakataon. Alam nyo ba na makapangyarihan ang mga deklarasyon ninyo sa presensya ng Panginoon? Amen? Isaiah 49:24-25. Malapit na tayo, Magada 6. Makukuha ba ang biktima mula sa makapangyarihan? O maililigtas ba ang nabiktima ng malupit? Marami dito mga pamilya ay biktima ng kaaway. Amen? Biktima tayo, hindi natin alam ba't gano'n nagkaroon ng ano, dahil sa Diablo. Ngayon, magdideklara tayo na palayain tayo ng Panginoon. Biktima ka ng kahirapan, palalayain ka ng Panginoon. Biktima ka ng maling doktrina, maling pananampalataya, palalayain ka ng Panginoon. Ngayong hapon na ito, i-release mo ang pamilya mo. Panginoon, palayain mo ang aking pamilya sa maling paniniwala. Come on! Palayain mo kami sa pagkabihag sa utang. Yung utang ng mga magulang, binabayaran pa ng anak. Amen? Palayain mo kami sa pagkabihag sa espiritu. Palayain mo kami sa spirit, emotional bondage. Marami dito, may mga live-in relationship kasi nakakulong na sila doon, di na makaalis. Amen? Hindi na makaalis. So, ngayon, isipin ninyo, ano yung mga bagay sa pamilya ninyo na nais ninyong makalaya ang pamilya ninyo? Sabihin nyo, Panginoon, palayain mo ang aking sambahayan. Palayain mo ang aking sambahayan sa maling relasyon. Palayain mo at Lord, alisin mo kami sa isang community, isang environment, Panginoon, na hindi maayos. Amen? In the name of Jesus. Palayain mo kami sa galit. Palayain mo kami sa mga bagay na hindi naayon sa iyong kalooban. Amen? Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Isaiah 51:13. At iyong kinalimutan ang Panginoon na iyong manlalalang na naglalaglad ng mga langit at siyang naglagay ng mga pundasyon ng lupa. At ikaw ay lagi natatakot sa buong araw dahil sa pagsik ng pangako. Kapag siya'y naghahanda upang magwasa at saan naroon ang pagsik ng pangako. Sabi mo, Panginoon, palayain mo ako sa mapang-api paligid, mapang-aping tao. In the name of Jesus, mapang-aping employer o mapang-aping amo sa pangalan ni Jesus. Amen? Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, huwag mo akong gawing
mang-api. At hindi ako magiging dahilan ng hinagpis at sakit at kapahitan ng ibang tao. Amen? Minsan, alam ba ninyo na kayo nagiging dahilan ng kapahitan at hinagpis ng ibang tao? Sabihin mo, hindi ako magiging dahilan ng hinagpis ng ibang tao. Amen. Totoo ba yan? Sinasabi mo. Amen. Psalm 79 verse 11. Ang daing ng mga bilanggoy dumating nawa sa iyong harapan ayon sa iyong dakilang kapangyarihan. Iligtas mo ang mga nakatakdang mamatay. Meron ba sa inyong sambahayan ang sinabi ng doktor, naghihintay na lang ng oras, mamamatay na? Pwede mo yang pigilan. Amen? Sinabi ng Diablo, wala. Sinabi ng kaaway, wala nang pag-asa yung negosyo mo, hindi na yung kikita. Hindi na yan uso ngayon. Amen? So, anong sasabihin mo ngayon sa Panginoon? Bigyan mo ng buhay, Panginoon, ang mga itinakdang mamatay sa pangalan ni Jesus. Amen? Anong itinakdang mamatay sa'yo? Pag-aaral mo, itinakda ng mamatay. Wala nang magpapaaral sa'yo. Pwes, sa oras na ito, hindi papayag ang Panginoon. Amen? Kausapin mo ang Panginoon, Lord, hindi ako pumapayag. Pupuhayin mo, hindi ka papayag na ang tao ay magtakda ng kamatayan sa anumang bahagi ng aking buhay. Bubuhayin mo yan, O Diyos. Lahat ng itinakdang mamatay ng kaaway sa aking buhay, sa oras na ito, hindi mamamatay, pananatilihin mong buhay in the name of Jesus. Amen? Mawawalan ka na ng trabaho sa end of the year. Papayag ka? Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Mananalangin ka. Amen? Hallelujah! Ano mang bagay na itinakda sa buhay mo na mamamatay ay mabubuhay. Mananatili. Amen? Hosea 13:14. Tutubusin ko ba sila mula sa kapangyarihan ng Sion? Tutubusin ko ba sila mula sa kamatayan? O kamatayan, nasaan ang iyong mga salot? O Sion, nasaan ang iyong pangwasak? Ang kahabagan ay nakatago sa aking mga mata. Sabihin mo, Panginoon, iligtas mo ako sa kapangyarihan ng libingan. Save me from the power of the grave. Kanina yung sinabi natin, mga itinakdang mamatay sa'yo, sabi mo hindi mamamatay. Pero may mga bagay na nanamatay na sa buhay mo. Utusan mo na mabuhay na muli. Pangarap mo, ambisyon mo, plano mo, sinet aside mo na. Sabi mo, save me from the power of the grave, Lord. Hallelujah! Iligtas mo ako sa kapangyarihan ng puntod ng libingan. Amen. Naniniwala ka ba sa panalangin mo? Maging desperado ka. Amen. Psalm 34 verse 19 to 20. Marami ang kapaghatian ng matuwid, ngunit iniligtas siya ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. May mga kapaghatian ka ba ngayon? Amen? Sige, sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, iligtas mo ako. Anong kapaghatian mo? Sabihin mo yan. Namimighati ka kasi hindi ka binibigyan ng pansin. Namimighati ka dahil hindi ka napagbigyan ng hinihingi mo. Namimighati ka dahil nawalan ka ng mahal sa buhay. Namimighati ka dahil ikaw ay nalugi. Amen? Maraming mga bagay ang nagiging dahilan ng kapighatian natin. Namimighati ka dahil iniwanan ka ng asawa mo. Sabi mo sa Panginoon, Panginoon, iligtas mo ako sa lahat ng mga yon.
namimighati ka kasi gusto mo na masuplayan lahat ng pangangailangan ng mga anak mo, pero walang-wala ka. Parang nanlulupay-pay ka, parang hopeless ka. Panginoon, nilintas mo ako sa mga kapighatian sa buhay. Tugunin mo ang aking mga panalangin. Amen? Alam niyo po, kung tayo ay nananalangin at puro bless me Lord, anong specific na blessing ang hinihingi po? Itong mga binabasa natin, napakabisa ng panalangin na salita ng Diyos ang sinasabi natin sa Kanya. Amen? Sapagkat siya, maaaring ang salita mo hindi pararangalan ng Diyos. Pero ang Kanyang salita, kahit kailan, hindi niya tatalikuran. Amen? At itong lastly, Isaiah 61 verse 1 to 2, taas natin ang ating mga kamay. Sabihin mo, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa sa akin. Sabihin mo, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa sa akin. Sapagkat hinirang ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabuting balita sa inaapi. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magpahayag ng kalayaan sa mga bihag at buksan ang bilangguan sa mga bilanggo. Sino dito ang nananampalataya na lahat ng kanyang ipinanalangin ay tutugunin ng Diyos? Amen! Ikaw ay makakalaya. Ang mga bagay na patay ay matutuhan. Wala kang buto na mamabali. Hindi ka maa-aksidente. Walang kulang sa buhay mo. Bububuin muli ng Diyos ang pamilya mo. Pagyayamanin at kukupkupin ka ng Diyos. Babantayan ka ng Diyos. Ikaw ay aasenso. Ikaw ay aangat. Ikaw ay gagaling. Amen. Sapagkat mahal ka ng Diyos. Ngayon, sa pagtaas mo ng kamay mo, hiningi mo ang kapangyarihan ng Panginoon. Kapatid, kung ang Panginoon ay tutugunin niya lahat ang panalangin mo, ang responsibilidad mo, ipamalita yan sa iba. Amen? Amen. Tayo ay manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat. Ang aming mga panalangin sa iyo, sigurado kami. Kumpiyansa kami na ibibigay mo ito sapagkat karapatan namin ito dahil sa ginawa ng aming Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Sa oras na ito nananalig kami, ano man ang aming panalangin, kung kami ay mananalangin umaga at gabi, hapon at sa lahat ng panahon, Panginoong Diyos, nakikita mo ang aming pananampalataya. Kaya sa oras na ito, mula sa araw na ito, kami ay parating mananalangin upang maipakita mo ang kaluwalhatian mo sa aming buhay at sa aming sambahayan. Salamat po sa mga himala na tatanggapin ng mga anak mo sa lugar na ito. At Lord, lalo mo pa silang pagaganahin na muli at muli ay dudulog sa trono ng iyong biyaya. Maraming salamat, Ama. Ito ang aming panalangin. Sa ngalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Thank you, Lord! Amen. Sabihin mo sa katabi mo, tinanggap ko na ang katugunan ng panalangin ko. Amen! Glory to God! Amen! Praise God! Kapatid, pwede po bang ma-flash yung Matthew 6:33? Alam ko, marami na nakakasaulo ng Matthew 6:33, di ba? Ano po ang sabi dyan? But seek first the kingdom of God. The Bombay? The kapitbahay? The best friend? Anong sabi dyan? But seek first the kingdom of God and His, and all these things shall be added to you. Alam niyo po ba, kasama dyan sa seek na yan ay ang pananalangin, kapatid. Yung iyong pagdulog sa paanan ng Diyos. Kasi siya ang unang-unang gusto mong hanapin pag may pangangailangan ka. Amen po ba? Sabi dyan, ang sick po ay hindi po siya, nakaupo lang o kaya nakahiga lang. Pag nagsisik po tayo, tayo po ay may action na ginagawa. Amen ba?
Kaya nga ngayon, sa oras na ito, yung kamay mo, dinadala mo na doon sa lagayan ng sobre. Kasi ikaw ay a-action na. Anong sabi yan? All these things shall be added to you. Ano yung all these things? Lahat ng bagay. Sister, pwede ba sa verse 32? Balik tayo sa verse 32. For after all these things, the Gentiles seek, yung food, clothing, amen po, yung mga verses before 6:32. For your heavenly Father knows that you need all these things. So yung lahat ng, yung all these things ay ang lahat ng pangangailangan mo, kapatid. Kaya nga pag inuna mo si Lord, yung lahat ng pangangailangan mo ay idadagdag sa'yo ng Panginoon. Ano ba ang pangangailangan mo sa oras na to, kapatid? Pambayad pa sa kuryente, sa tuition, pang exchange gift, pang monito-monita. Kapatid, kasama yan dun sa all these things shall be added to you. Kaya, lakipan natin ang pananampalataya yung ating mga ikapo at ang ating mga handog. Amen po ba? O, sige po, patingin po. Asa na po ang ating mga... Ayan, praise God. Parang konti lang yung puting nakikita ko, ha? Ay, hallelujah. Ayan ang pananampalataya. Amen. Sige po, itaas natin sa Panginoon. Amang Diyos, sa oras na ito, nakikita mo ang aming buhay. Ito po ay isang pagsamba namin sa iyo, O God. Tanggapin mo po ang aming kaloob. Ito ang simbolo ng aming buhay, ng aming puso, O God. Ito ay pinagkakaloob namin sa iyo, Panginoon, ng buong pananampalataya. Sapagkat alam namin, Panginoon, tinanggap na namin ang all these things ng aming mga buhay, O God. Ang mga salating ito ay mag-abot ng maraming kaluluwa at makapagpatayo ng maraming worship center, O God, para marami pang kaluluwa ang maabot para sa iyong kaluwalhatian. In Jesus' name, amen. Sige po, atin pong iligay ang ating mga handog. Ang aking nadarama, kapahingahan, ngayon'y nasa atin na. Jesus, walang katulad mo, sa pag-ibig mong tunay, kailan may di mawawalay. Jesus, wala nang higit sa'yo, kapayapaan sa puso ko. Taglay. Okay, praise God.